Marami ang nakakaalam, lalo na sa mga probinsya, na ang tanglad ay ginagamit sa iba't ibang uri ng lutuin. Sa amin sa Bicol ay madalas itong ginagamit sa gata bilang pampalasa. Ngunit bukod dito, ang tanglad ay siksik sa napakaraming binipisyong pangkalusugan. Mayaman sa antioxidants at maaaring mapigilan ang mabilis na pagtanda ng ating katawan. Ang regular na paggamit ng tanglad bilang tsaa ay maaaring malabanan ang anumang infeksyon sa bibig at pagkasira ng mga ngipin dahil sa taglay nitong antibacterial properties. Mabisa rin itong pampawi sa iba't ibang karamdaman sa tiyan. Kilala din ang tanglad na may kakayahan o makatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Ang tanglad ay maaaring itanim sa paso o container upang mas makasigurado sa kalinisan nito. Maaari ding ilagay sa terasa o sa bintana. Ang karaniwang nabibili natin sa palengke ay may ugat. At ito ay maaaring itanim at pagsimula ng pagkakaroon ng tanglad sa bahay. Ang aking tanim sa tapat ng bahay ay malapit nang maubos. Dahil hindi lang ako ang kumukonsumo, pati na rin ang mga kapitbahay. Kaya panahon na para ito ay paramihin. Bawasan ang mga dahon at tangkay at magtira lamang ng isang dangkal mula sa ugat. Makakatulong ito upang mabilis na magkaroon ng mga bagong dahon. Tanggalin ang mga tuyong dahon at dumi na nasa pagitan ng mga tangkay. Panatilihin ang kalinisan sa bawat halaman na kinukonsumo natin bilang pagkain. Bawasan din ang mga ugat at magtira lamang ng 1 pulgada. Mas malaking paso o container, mas maganda. Ngunit maaari din naman sa mga katamtaman laki ng paso o kahit sa mga basyo ng mga mineral water na may 6 na litrong kapasidad. Ang lupang gagamitin ay dapat mataba. Maaaring mapanood ang iba pang videos na andito sa channel, paano ang paggawa o paghalo ng lupang pagtataniman. Panatilihin ang regular na pagdidilig. Ang tanglad ay mabilis ang paglaki at maaari ka na makapag-ani sa loob lamang ng 3 linggo.
Ito po muli si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.